Di pa man nakababawi sa pagkawasak ng mga pananinda sa Bagyong Lawin, mga peste naman ang sumisira sa mga pananim sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Mountain Province naman, may kalsadang di madaanan dahil sa landslide. Narito ang report. Hindi na madaanan ang barangay Bayo sa Bontoc Mountain Province dahil sa pagguho ng lupa. Wala namang bagyo, pero ilang araw nang binabayo ng ulan ang lugar. Ayon sa PAGASA, ang ulan ay dala ng Intertropical Convergence Zone. Walang puknat ang trabaho ng mga taga-DPWH sa pagtatanggal ng mga tipak ng bato at makapal na lupa sa daan. Posibleng umabot pa raw hanggang sa susunod na linggo ang clearing operations bago muling mabuksan sa mga sasakyan ang kalsada. Ekta-ektaryang palayan sa tatlong barangay sa Zamboanga del Sur ang nasira dahil sa malakas na ulan at hangin. Nakatakda na sanang anihin sa susunod na linggo ang mga nasirang palay sa barangay Dalapang at Bulanit. Ang mga tanim na palay naman sa barangay Tawagan Sur, wala ng pagkakataong umusbong. Laking panghihinayang tuloy ng mga magsasakang umasang maganda ang kanilang magiging ani. Ang ilan sa kanila, napilitan ng anihin ang maisasalba pa nilang palay para makabawas kahit papaano sa kanilang lugi. Nangangamba kasi silang magtutuloy-tuloy pa ang masamang panahon lalo't may inaasahan daw bagong bagyo sa bansa. Sa Ilocos Norte, mga pesteng uod naman ang sumira sa mga tanim na pakwan sa Lawag City. Ang uod na tinatawag na abaleng ang kumakain sa mga ugat at dahon ng tanim na pakwan kaya ito namamatay. Kaya tila namamatay na rin ang pag-asa ng mga magsasaka na mababawi ang kanilang puhunan. Sinira rin kasi ng nagdaang bagyong lawin ang una nilang tanim at ngayon napeste naman sila ng abale. Tuloy-tuloy ngayon ang pagbomba ng insecticide ng mga magsasaka para labanan ng mga pesteng uod. Katrina Son, GMA News.